Yans ki chika sa umaga, tanghali at gabi. May bagong chika na naman mga kayanski. Pero bago yan, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Suzette Doctolero, hindi pinalampas ang ilang komento ng mga netizens tungkol sa Voltes 5 legacy. Noong nakaraang January 14, 2021, naglabas na naman ang Kapuso ng bagong 1-minute teaser trailer ng Voltes 5 legacy. Ang 1-minute teaser ay pinakita ang mas pinakabunggang computer graphics ng Voltes 5 headquarters and Camp Big Falcon, pati na rin ang super electromagnetic machine na Voltes 5 na lumalabas dito. Pinasilip din sa teaser ang leader ng grupong nagmamaniobra ng Voltes 5 na si Kenichigo o Steve Armstrong, subalit natatakpan ang headgear ang kalahati ng mukha nito. Na-excite ang mga fans, marami tuloy ang nagsabing Voltes 5 is on fire at marami ang mga humuhula kung sino-sino ang mga gaganap na mga pangunahing karakter sa Voltes 5 legacy. Kabi-kabila din ang mga komento ng mga netizen tungkol sa second teaser ng Voltes 5 Legacy. Marami ang na-impress sa virtual effects ng Voltes 5 Legacy, pero may mangilan-ngilan ding namang nagkomento na parang badoy or pangit pa ang CGI effects ng live-action adaptation ng Voltes 5 Legacy. Well, para sa akin, as a fan of Voltes 5 animation, okay naman ang CGI, may pagkahawig nga lang ng konti ang Voltes 5 robot sa Gypsy Jaeger ng Pacific Rim, pero at least I'm proud na nakakagawa na tayo ng ganitong klaseng palabas sa ating bansa. May mga netizens din namang nagkomento na sana hindi mag-suffer ang Voltes 5 legacy sa pag-ere gaya ng pag-ere ng Voltes 5 anime noong dekada 70 na kung saan ipinahinto ang huling apat na episodes nito ng ating former president na si late President Marcos dahil ang animeng ito ay may temang excessive violence. Ayon nga sa mga balibalita, ipinatigil ito ni President Marcos kasi ito daw ay may temang rebellion o paghihimagsik. Base sa aking opinyon, parang ipinahihiwatig ng ilang mga netizens na may posibilidad na maputol ang episode airing ng live action ng Voltes 5. Dahil siguro sa inakala ng ilang netizens na hindi masusustain ang pag-create ng visual effects nito. Well, ang masasabi ko lang, maraming creative visual team ang nagtutulong-tulong na mabuo ang proyektong ito. Andyan ang Riot Incorporated na kung hindi ako nagkakamali, sila ang gumawa ng visual effects ng Mulawin noong 2004 at Encantadia noong 2005 at katuwang din ang Toei Animation sa paggawa ng visual effects. Ayon pa nga kay Aloy Adlawan, ang creative director ng Voltes 5 Legacy, all systems go for Voltes 5. Walang instruction na whatsoever to delay. Siyempre, na-delay lang siya kasi ang dami naming pre-prioritize sa mga bagay, lalo na sa production. Pero tuloy pa rin kami. O diba mga kayanski, pinagsisikapan talaga ng production team na pagandahin ang show na ito. Hindi nila sasayangin ang milyong-milyong budget na ipinundar sa proyektong ito. Kasi balita ko pa nga, sisikapin nilang i-ere ito maski sa ibang bansa. Kaya siguro bawat episodes ay sinisigurado nilang walang flaws o loophole na makikita ang bawat manunood. Mayroon namang mga netizens ang nagkomento na sana masustain ang kalidad ng Voltes 5 Legacy at hindi haluan ng mala soap opera na dating ang seryeng ito na kung saan pag Pinoy soap opera di mawawala ang pagkakaroon ng mga iyakan moments to the max na halos mamaga ang mata mo sa kaiiyak. Well, ito nga mga kayanski, nito lang January 24, 2021, hindi pinalimpas ni Ma'am Suzette Doctolero ang mga madadaming hanash at mga pabida ng mga netizens na walang humpay sa pagbabash sa Voltes 5 Legacy. Inilahad ni Ma'am Suzette sa kanyang isang social media platform na huwag daw gawing madrama at iyakan ang Voltes 5. Paano iyon kapag mawalay sa kanila si Dr. Armstrong? Kunting iyak lang? Isang patak ng luha na lang para di madrama. Isa-anime nga, grabe ngal-ngal ang mga anak at ang naiwang asawa, mas tinimpi na namin ang script. At nung mamatay ang ina, paano namin gagawin na hindi madrama at nakakaiyak? Namatay ang nanay mo, di ka iiyak, ugag ka? Bilangin mo ang luha sa anime version, mapupuno mo ang drama.
O diba mga kayansky, binibigyan na tayo ng konting spoilers ni Ma'am Suzette tungkol sa isa sa mga madadramang eksena sa Voltes 5 Legacy dahil kasi sa mga hanash at mga pabidang alien bashers. Dugtong pa ni Ma'am Suzette, ang dami pong iyakan at madrama sa Voltes 5. Bago magbida-bida, panoorin ninyo nga ulit ang anime version nang malunod kayo sa drama at luha, agawa ng mina ng trono, fall ng isang nobility, at paghahanap ng nawawalang magulang. At yes, ang sa mga namatay na pamilya, kaloka. Soap na soap po ang Voltes 5 anime. Iwan ko kung bakit di ninyo iyan nakita, o sadyang mema at pabida lang. At di naman napanood at ninamnam talaga. Sabi pa nga ni Ma'am Suzette, mga bata pa siguro kayo noong napanood ninyo, gaya ko dati. Kaya nasa labanan lang ang focus ninyo, pero kung panonoorin ninyo uli ngayon, makikita ninyo na madrama, nakakaiyak at puno ng hinagpis ang kwento, lalo at hindi lang ito tungkol sa nagkahiwalay na pamilya, kundi kwento rin ito ng mapangahas na pananakop at paglaban sa mga imperialistang aliens. At dahil dito, kaya maraming mga mahal sa buhay, ama, ina, kapwa katrabaho at tagapagtanggol, kapatid, ang mga mamamatay. So paano hindi madrama at iyakan yan? Hintayin, ipunin ang lait at panuorin muna kaysa unahin ang paghusga. Napakaraming mahuhusay na Pinoy animators ang involved sa show na ito. Ang mga scripts ay aprobado rin ng Japan. Manahimik muna at kunting suporta naman po, lalo at tayo ang unang bansa na magtatangka at naglakas loob na gumawa ng live action soap series ng isang most beloved anime show. Tayo ang una Pilipinas. Huwag po munang maging talangkang syunga. Saka na, pagpalabas na. Salamat! Siguro nga ayon pa nga kay Ma'am Suzette, much better na mas maganda panuorin muna natin ang original series ng Voltes 5. 40 episodes lang naman ito at madami tayong pupwedeng mapanuuran ng mga downloading at streaming site para maunawaan talaga natin kung ano ang buong istorya nito. Kasi ang naalala ko lang noong una kong napanood ito ay ang mga katagang Let's Vault In, Electromagnetic Tap at Electromagnetic Sword. Manonoorin ko muna ang Voltes 5 anime ng madaming beses at talagang i-internalize ko ang storya nito para mas maintindihan ko pa ang mga emosyong ipapakita sa animeng ito. Ang Voltes 5 Legacy ay mula sa ulong panulat ni Suzette Toctolero na nakilala natin sa mga magagandang show ng GMA7 gaya ng Encantadia, Amaya, My Husband's Lover at ang bagong drama na aabangan din natin sa GMA Telebabad ngayong 2021, ang Legal Wives. Bago po tayo magtapos sa ating chikahan, maraming salamat po kina London Under, Nancy Inosian, GR, Bakeros, Aryan Martian at Kirk Chine Mihio. At dyan po nagtatapos ang ating chikahan mga kayansky. Maraming salamat po sa panonood. Stay safe and God bless po always.